Friday! Time to unwind at makichika sa mga kwentong nagulat ka, di ba? Hindi mo aakalain. Mga plot twist na kahit na panaginip ay hindi mo inaasahan. Grabe! Mga stories na mapapawait. Totoo ba yan? Ha? Pero talagang nangyayari, Dabarkas. Taray! Uy, mga kari! Kaya natin naman kayo, mga Dabarkas, dito sa studio! Team Bahay and Team Online! Ready na rin kayo for sure. Ready na yan. Ready na sila. Simulan na natin ang kwentuhan puno ng thrill and excitement dito sa Bawal Judgmental Kaba! AK! Oh! Mengay! Ay! Mirain mo lang. Oh, eh, simulan na natin ang kwento. Let's go, kamahalan. Ito ko lang mamiki. Yeah. Let's go to them. Sa mga Dabarkads na gustong maglaro dito sa Bawal Judgmental Kaba, eh mag-send lang ng location, ay, ng audition video at details nyo sa bawal.itbalaga@gmail.com. Ano location? Please send location. Saan sa kayong location? Ayan po sa screen, mga Dabarkads, ang mga details po na kailangan nyong gawin. Okay. Very good. Kinalanin na okay natin. Ba? Okay. Okay. Okay, okay. Very good. Kilalanin na natin ang makakasama nating kumilanis. Ang judge for today, from Team Online, project head ng events company from Novaliches, Quezon City. Pasok, Dabarkad! Magpapagpalayang araw po, Dabarkad. Ako po si Kizia mula sa Quezon City at naniniwala sa kasabihang katapangan ang magpahayag ng nararamdaman. Kaya para sa crush ko, umamin ka na. Umamin ka na, crush! Ano ba pangalan ng crush mo? Sikaw muna umamin. Parang uso labasan ng tiyan ngayon, no? Oo. Kisa, samahan ko. Sinimulan ng Gimme 5 kanina. Kizia. 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 Ganda yes, pangalan po niya. Kizia. Thank you po. Anong pag-pronounce niyan? Kizia po. Kizia. Pero pwede naman po Zia na lang. Zia na lang. Zia na lang. Zia so, na sino lang crush mo, Zia? Ay! Sorry. Pwede mo naman ibulong lang kayo. Pareho naman kayong babae. Pareho naman tayong babae dito. Sino? 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 Hindi yung crush na pinapaamin niya. Sino? Sige na. Secret! It's a mystery. Ito na lang ang tanong namin sa'yo, Zia. Judgmental ka ba? Hindi po. Hindi. Ay! Mukha hindi ka pwede maglaro dito. Kailangan dito mga judgment. Bawal nga judgmental. Ah, bawal ba? Sorry naman. Pero hindi mo nagagamit yung pagiging judgmental mo at certain times? Oh, hindi naman po talaga maiiwasan na maging judgmental po talaga tayo minsan. Pero yun ang sinasabi ko. Ayan. Pero ngayon? Kaya yung crush mo, ipaalam mo. Oo, life is short. Pag pinaalam mo na, tatanggap ka kaagad ng 30,000. Yan. Hawakan mo yan. Galingan mo sa pagsagot at pag-isipan ng mabuti ang mga sagot mo dahil kapag mali ang iyong sagot, mababawasan ka ng 10,000 pesos. Ang sayang, di ba? Sayang naman. Kaya good luck sa'yo, Zia. Simulan na natin ang round 1. Zia, talasan ang pakiramdam dahil ito na ang makakasama nating magdadala sa'yo ng swerte. Dabarkads, pasok! Pakilala. Hello, Dabarkads. Magandang araw po. Ako po si Warren Reyes, Tubong Binyang, Laguna. At naniniwala po ako sa kasabihang that in love, it's always okay to give your smile to everyone, but give your heart to only one. Wow! Hi, Dabarkads. I'm Suzanne. Naniniwala sa kasabihang hanggang dating dyan yung mahal mo sa buhay, appreciate mo. Next! Hello, Dabarkads! My name is Marcos Reyes from Binangonan. Naniniwala sa kasabihang, kapag nakakamatay ang pagiging chismosa, malamang wala na kaming kapitbahay. Thank you. Shout-out sa kapitbahay. Zia! Ano sa tingin mo mga kwento nila? Actually, yung dalawa, si sinong Warren, dalawa dyan? Si Warren, si Sir Mar. Parang mukha silang hosts. Pero mukhang? Hosts. Saan? Events host, gano'n? Parang gano'n. Mga events. Si Suzanne?
medyo ano po kasi, parang medyo softy yung tone niya. So, demure. Demure, gano'n. Yeah. Very demure. So, anong istorya dun? Mga host at hindi host. Hindi. Bibigyan ka pa namin ng chance. Yes. Di ba, main? Para kilatisin ang mga kasama natin today. Tinginan muna kayo. Mga Dapper Cats, ay ko ay. Tingin sana tama ang kutob mo, Sia, na sila ay mga host at hindi host. Good luck, Sia. Para sa round one, alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Ang tanong! Sino sa kanila ang lone survivor ng isang aksidente? Ang layo sa host, di ba? Sobrang layo pala. Narito mga pagpipilian mo. Andyan na Keja si Warren. Andyan rin po si Suzanne. At nandyan po si Mar. Sino sa kanila ang lone survivor sa isang accident? Zia, you have 10 seconds to decide. Timer starts now. Tandaan mo ang nag-iisang nakaligtas sa aksidente na marami siyang kasama. Warren, Suzanne, and Mar. Time is up. Si Sir Warren. Si Warren. Bakit si Warren? Warren may cross siya dito sa may neck. Parang necklace niya ba yung cross? Cross naging, crucifix na neck. Yeah. Naging religious siya after? Parang gano'n. Yes, po. Pwede. Final judgment? Final judgment. Final no. judgment. Lock it! Sana lock tama. It! Or X. Tama kaya na si Warren ang lone survivor ng isang accident. Kausapin natin. Warren Commission. Hello, Warren. Magandang araw po. Alamin mo na natin kung tama o mali. Sagot mo na. Oh. Tingnan muna natin kung X. Oh. Wala pang check and X eh. Check or X? Oh, si Warren ang hula niya. Malamang ang X yan. Okay. Wow! Correct! Correct! Okay, mga Dapper Cats, nagsasaya tayo dahil tama ang sagot ni Zia. Correct. At si dahil na-accidente siya. So, Warren, ang hinahanap natin yung lone survivor ng isang aksidente. Yes po. Were you involved in an accident? Yes, it was 1998. Kung di ako nagkakamali, it was January 16, 1998. Kasama ko po yung mga barkada ko. We were having road trip from school. Saan punta nyo? Tagaytay. Tagaytay. So, on our way back, pabalik na, parang nagkaroon po ng collision. May nakabanggaan po kaming isang jeep po, yung mga biyaheng gulay, paakit ng Tagaytay. So, ayun po. Yeah. Ilan kayo? Anim po kami. Ako po yung driver. Ako po yung natira. Lahat sila? Opo, lahat po sila. Paano nangyari yun, Kuya Warren? Tsaka, siyempre, yung unang nakita mo, ano yung visuals na nakita mo nung pagdilat mo ng mata mo after nung banggaan? Hindi ko lang kasi alam kung familiar kayo dun sa lugar, pero ito yung parang exit ng Calax going Santa Rosa. So, may blind curve kasi talaga dyan. So, parang, oh, tubuhan, palayan and all. Tapos, ang sabi kasi parang nila... Parang doon din yata ako na aksidente ng motor. Sa dinidescribe ko. Gabi ba ito? Gabi? Nabalitaan ko nga po rin po yun. Doon din sa areang yon. Same. Same area? Same po. Naku? Yung pagganon po talaga. So parang nag-skid yung gulong. And then after po noon, blackout. Anong tapos, oras daw yun? Mga siguro mga 6:05 to 6:15. Anytime doon po sa oras na yun. Agaw dilim yan. Agaw dilim na po. Tapos yung nagkaroon ako ng malay kasi blackout talaga eh. So, after maybe a few seconds lang or minutes, pagtingin ko, tinignan ko naman sila sa likod, katabi ko. Honestly, wala naman po ako nakitang may damage, may dugo, pero lahat sila naka-white. Huh?
Yeah. Paano kuya? Lahat sila, parang naka-white. Parang kasi, vivid pa po sa... Opo, vivid pa po sa memory ko, tumutugtog pa yung radyo. So, in-off ko yung susi, in-start ko. Kasi parang baka mamaya, nananaginip lang or something. O hindi kayo tumaob or anything? Hindi po, hindi talaga. Okay. Parang ano, full impact po talaga, okay. Sa side talaga, right side. Okay. So, syempre, initial reaction mo, wala ka pa naman nararamdaman nun, parang manhid ka pa. Tumingin talaga ako sa kanila. Tinignan ko sila sa gilid, sa likod. Wala, parang nakapikit, natutulog lang. Tapos lahat po talaga sila sure ako naka-white. Tapos, after that memory, Warren, ano nangyari? Did you pass out or? Hindi po. Kasi tapos po noon, may nag-rescue po yung mga taga, doon rin po sa Puting Kahoy, yun po yung lugar eh. Dinala po ako sa clinic muna, bago po sa ospital. Tapos yung... Ikaw lang? Kinuha na po ako ng parents ko noon kasi from the clinic, tinransfer po ako sa ospital. Kasi nga po, badly ano talaga siya eh. So, emergency case talaga. Tapos... Ang communications nitong time na to, Warren, cellphone pa lang. Wala cellphone pa lang. May text naman ito? Hindi ko lang po alam. 1990s yun eh. 98. Siguro, yung mga 5110 yun na cellphone, kung sakasakali. Ilang taon kayo nun, sir? 20. College po. So, sir, Warren, kayo lang po yung dinala dun sa clinic. Paano po yung anim, lima pa po yun po, hindi ko na po alam. Kasi ako, binasag po kasi nila yung salamin sa driver's side. Inilabas po ako. Tapos, may malay na po ako nun. Basta po, ang pakiramdam ko lang nun, sobrang sakit. Tapos, ang sarap matulog. Yung antok na antok ka. Yun talaga yung pakiramdam. Kailan mo na nalaman, Warren, na yung mga kasama mo... Hindi na pala sila... Almost 2 months po kasi ako sa hospital, pero parang on the second or third night po yatang nandun ako, akala po siguro ng parents ko, saka ng mga tito, tita ko, tulog ako. So nag-uusap sila. Yung narinig ko na lang na, wala talaga kuya. Lahat talaga wala. So syempre, parang, tinanggap ko na lang. Uulinigan mo. Oo, naririnig ko talaga. Kumbaga, hindi naman ako talaga tulog noon. Iniintay ko talaga may magbalita eh. So, yun. Nalaman ko po. Tapos, napaiyak na lang po. Kasi talagang, hindi ko rin naman po kasi talaga expected na mangyayari. Sabi mo, 2 months kang nasa ospital? Almost 2 months po. Kasi, what happened to you? Meron po kasi akong crack dito sa pelvic bone ko, saka po dito sa ribs, sa rib cage. Hindi ka rin injury free, Warren. Hindi po. Nilagyan po ako ng thoracic catheter kasi internal bleeding na po siya. Kaya po yung nasa hospital ako, hirap na po akong huminga. Mm. Yung pala, nalululod na pala ako sa dugo. Inside. Yeah. So, kailangan lagyan ng thoracic catheter to ipapasok mahigup. Talaga dito para mahigup yung dugo. Yun po yung yatang almost 2 weeks kasi kailangan less than 1 millimeter na lang yata. I forgot the bago tanggalin for you to be able to be cleared and then para sabing okay ka na, wala ka ng bleeding sa loob. So Warren, bukod sa sakit na nadadanasan mo nung panahon na yon sa physical injuries mo, nalaman mo pa na parang wala pang nag-confirm sa'yo pero narinig mo. Yes. Was there survivor's remorse? Kasi sabi mo, merong naiiyak ka eh. Nung una po talaga, ang tagal mag-sink in. Kasi, syempre, parang baka mamaya tumuob lang or nadali lang kami and all. Tapos, gusto ko pong umuwi. Hindi naman po kasi talaga pwede pang umuwi dahil hindi po ako inoperahan. Ginawa na lang po parang natural healing. Kasi nga sabi, bata ka pa, magkaroon ng laman ng konti yung buto mo, pwede ka nang uling umupo, i-wheelchair pa uwi sa inyo. Kaya almost 2 months po ako. So, on the third or the second night na nalaman ko na iyak na po ako ng iyak noon. Kasi gusto ko umuwi. Kasi gusto ko pong kausapin yung mga kamag-anak ko po kasi iba doon. Saka mga kababata ko po talaga. Best friends ko po talaga. Childhood best friends po growing up. Ilang taon ka noon, Warren? 20 po. Dito, 20 sir. Years old ka. 20 years old po. Paano mong hinandle yun? Yung mga kasama mo, kamag-anak mo, nawala? Ano po, yun nga po yung sinasabi ko, hindi ko rin po alam sa sarili ko, parang revelation na lahat pala tayo, you'll come to a point, parang turning point sa buhay mo, and then you'll have to make a decision. Either, paano ba, bibigay ka ba? O ilalaban mo? Talo ka na? O ipapanalo mo pa?
meron pala talagang ganun sa buhay. So, that's when I decided na, kasi nung nasa ER po ako noon, operating room, kasama ko po yung father ko. Tapos, hindi kasi ako close sa tatay ko. Kumbaga, rebelde and all, yan, ganun. Sorry for the word, walwal nung 90s, kasi ganun naman talaga nung araw eh. Pero hindi naman po ako masamang tao. Kumbaga, natutunan ko lang po talagang mapabarkada, gimmick and all. Right. Tapos, yeah, opo. Tapos, nung nandun na kami ng father ko yung magkasama, doon niya ako, parang tinanong niya ako, ano nangyari? Tapos sinabi ko na lang po, nasa ko, sorry pa, hindi ako gagraduate na ina-expect mo kasi 94 graduate ako, 99, so 1 year. Dapat, graduate na ako ng BS Architecture noon. So parang yun yung time na doon ko rin inamin lahat sa kanya. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos biglang sinabi lang niya, sige, huwag ko na intindi niyan. Ang isipin mo, kung paano ko mabubuhay. Basta gusto ko, mabuhay ka. Yeah. So parang yun yung ring a bell na, okay, may first, parang after a long time, may first instruction yung tatay ko sa akin na kailangan kong sundin, mabuhay ako. So yun yung parang decision ko na, sige, bahala na. Pagpapatuloy na. Yung guilt, siyempre, meron ka noon dahil ikaw ang nagmamanayo. Opo, bossing. Bukod po dun sa, yung sa physical trauma, sabi ko nga noon nagagamot naman yan. Na-ooperahan ka, lalanyan ka ng swero, okay na. I mean, magagamot talaga. Conscious, buhay eh. Pero yung guilt talaga, sorry, nanginginig ako ah. Parang, masakit. Masakit kasi 20 years old ako, parang I'm living the life. Tapos biglang may ganun, and then everything changed sa family ko. I'm not saying na affluent kami o may kaya and all. Siguro ginawa ng konti. Pero right after that incident, sunod-sunod na po yung mga, hindi ko naman pwedeng sabing misfortunes. Pero nag-upside down talaga yung buhay namin. Kasi po, na-demanda ako. Initial reaction naman siyempre lahat ng mga pamilya yon. Kahit naman kaibigan mo, kamag-anak mo. So there were charges? There were charges, definitely. Hindi naman, kumbaga open na yon. Doon ko nga rin po na-realize sa sarili ko na sobrang lakas rin pala ng loob ko talaga. Tapos, kaya mahalaga ang open communication saka nag-uusap po. January yun. Mm-hmm. March po kasi birthday ko. So, nagkaroon po kami ng parang Thanksgiving party nung birthday ko, 21st birthday ko. Sila naman po, yung mga tita ko po, yung kamag-anak po at pamilya nung mga kasama ko pong nawala. Pumunta naman, nanulungan. Doon lang po talaga, nagkausap rin. And then, I'm thankful. They dropped the charges naman din nung anong po yun. Kumbaga, naayos. Yung nakabunggo sa inyo? Tito Sen, hindi ko na po kasi alam. Parang ang alam ko na lang talaga, pinuntahan po ng father ko, kinausap. Pero thank God, wala naman pong nawala. Wala naman na matay. May mga minor injuries lang po then. Saka yung sasakyan, parang ipinaayos po. Well, Warren, being that you were 20 years old then, ano yung greatest lesson na nakuha mo siya? Always. Kaya nung nag-open up na po ako, whenever I'm invited to share something like ito, kasi ang tagal ko po talagang hindi talaga sineshare to, isa lang lagi sinasabi na parang at the end of the day, after all that's been said and done, it will always be your parents and your family. Thank you very much, Warren. Salamat po. Salamat, Warren. Mag-ingat po kayo pala. Ingat. Salamat po. Salamat. Ms. Suzanne, kamusta po kayo? Hello, okay lang po. Eh, kayo po ba'y napunta sa isang aksidente or may nangyari po ba sa inyo? Opo. Ano pong aksidente? Year 2019 din po, sa Siargao, sa Dekit Island. Ano nangyari sa inyo, Suzanne? Actually... Teka. Op! Wow! Yeah, that was the last picture na... sanad sa akin ng kaibigan ko. Then after that, nag-pass out na ako. Ano nangyari? Nire-revive na ako. Ano munang nangyari sa'yo, Suzanne? Patay po yung kalahating katawan ko po niyan. Ano yung aksidente nangyari, Suzanne? Anong aksidente yun? Ayun siya, nandiyan po kami. Nagpipicture-picture lang po kami. And then, biglang may kidlat. Actually, okay yung panahon kidlat. Opo. Konting lang po siya. Ambon.
konting ambon, tas aaraw, ambon, aaraw, tas isang kidlat lang po, ganun lang po talaga. Ito yun, itong picture ayan na yun ate, yun. Bago apo mangyari yung kidlat po. Nung nangyari yung kidlat, anong nangyari sa'yo? Nag-pass out po ako. As in, tinamaan ka naman. Oh, hindi po, ano naman po ako, sa true ground naman po. Hindi ikaw yung mismong nilandingan nung kidlat? Opo, si ano po, si Christian Zamora po yung mismong tinamaan po talaga. Kasama mo? Hindi po, sa kabilang bangka po siya. So, ganyan lang po yung layo po namin. So, nagpipicture-picture siya. Siya yung mismong tinamaan, umanos po sa akin. So, kaya yung nerves ko sa paa ko po, yung po yung tinamaan. So, nung time na yun, gaano katagal ka daw unconscious nung panahong yun? Actually, sabi nila mga 5 to 10 minutes, ako sini-CPR. Tapos, pinapatayo nila ako. Akala nila, parang nagbibiro lang ako. Kasi talagang naano lang ako eh. Tapos, hanggang maya-maya, naging violet na yung paa ko. Okay. Teka, Suzanne, sabi mo may isa kang kaibigan na siya yung tinamaan ng kidlat. Ano nangyari sa kanya? Actually, hindi ko siya kaibigan. Okay. Actually, marami po kami. Turista. Marami po kami. Ang sinabi lang po is, parang dalawa lang po yung patay yata, or isa, sa balita, pero tatlo po yun. Then, 8 po kami lahat na tamaan. Okay. Pero ikaw, after mo manihid, after nung lahat ng yun, anong sinugod effect po kami? As in, sinugod po kami sa ano, sa hospital po. Pero sa bangka pa lang po, sa kabilang bangka, sini-CPR pa si, ano, yung, ano, Zamora. Tapos yung isang babae, as in, wala na po talaga siya. Okay. Yung so, po yung nakaligtas ka. So, Suzanne, mula ba nung nangyaring incidenting yun, umulit ka pang magbikining pula? Hindi mo ba naisip na baka yun ang nangyari? Okay na. Nagkataon lang, Kuya Ryan. Pero mag-iingat ka palagi, Suzanne. Thank you, Suzanne. Thank you for sharing your story. Thank you, Suzanne! Mar, anong si chika, Mar? Mar, anong nangyari naman sa'yo? Na-accidente ka rin po, ba? Hello po, Dabbercats. Ako po si Mar de los Reyes from Binangonan. One of the survivor. Recently lang po, last year lang po, noong July 27, 2023 po, yung malagim na nangyaring trahedya po sa lawa ng Laguna. Ano nangyari, Mar? Yung tumaw po yung bangka na sinasakyan po namin. Ito yun! Sa Laguna, Lake. Oo, nasa news yan. Ano nangyari? Kwento mo naman, Mar, yung paano nasimulan yung araw nyo na yun at napunta kayo sa bangka na yan? Paano may napuntang motor doon? Ferry yan, parang ferry. Opo. July 27 po yun last year, Webes po yun. May bagyo po noon eh. Lung Lunes po, may bagyo po noon. So, Martes, Miyerkules, may bagyo pa rin po. So, wala pong bangka na naglalayag from mainland to island. So, noong Thursday po, medyo gumanda na po yung panahon, kaya po nagkaroon po ng bangka na pagpalayag po. Tapos, ito yun. Ano nangyari sa bangka? Bakit? Ayun po, nung naglalayag na po kami, that time, ano po eh, wala pong bangka noong Miyerkules at Martes. Yung mga tao po siguro madaling umuwi ng isla kasi nag-stranded po eh. Nagsiksikan? Yes po. Overload po yung bangka. Oh, tapos po, nasan po kayo nakapwesto niyan sa bangka? Sa unahan? Sa gitna po ako nakapwesto that time. Tapos po, nung naglalayag naman po kami, okay naman po yung panahon eh. Medyo panakanakalang ulan. Para pong, alam niyo po yung parang may kinakasal na tikba lang. Yung parang umuulan, maaraw, ganun po yung weather. O, yun po. Nung doon na po ko sa malagitnaan, tumama po sa amin yung unos. Unos po sa tawagin sa amin mga taga-Binangonan. Para pong ipo-ipo. Malak-ano. Opo. Nung nangyayari to, Mar, nakita niyo dumarating yung unos? Opo. So, ano yun? Nag-ready na ba kayo? Ayun, ang sabi lang po sa amin that time nung driver tsaka ng payinante is wala pong babago, walang gagalaw kasi para pong mamaniobra yung bangka. Pero dahil sa sobrang dami ninyong nakasakay nung time na yun, nahirapan? Hindi po naman po. Nung ano pong yun, tumama po yung ipo-ipo sa may palangoy ng bangka. So, nawalan po ng balance yung bangka. That's why po, kanya-kanya na po kaming kulasan. Eh, may mga lifeguard ba? Life vest ba? Life vest na suot? Wala po. Pero nakasabit po that time. Hindi po namin nasuot. Pero, sinabihan kayo nasuotin ba? Eh, usually, pag ganyan kasi, kuya, feeling mo, mabilis lang, so hindi mo nasusuotin. Pero, Mar, ilan yung kasama mo, nakakilala mo nung time na yun? Ako po kasi, taga PSA po ako. Nagse-census lang po ako sa isla.
So that time, ang goal ko lang po talaga is magpunta sa isla at mag-conduct ng census. So wala po akong kasama po doon. Ikaw lang mag-isa. Opo. Pero ang sakay po ng bangka is 68. 68 ilang ang survive? Survive. Oh, ang survivor po is 41. Tapos ang nakakilabot lang po nito, July 27 po nangyari, 27 po yung nawalan po ng buhay. Siya nga pala, nag-survive si Warren kasi sumali siya sa Itbulaga. Totoo yan. Anong contest yun, Warren? Contest yun? Weekly finalist siya. Sabihin mo. Anong contest yun, Warren? Mr. Pogi po, sir. Oh. Yun naman pala eh. Mr. Pogi. Pero Mar, ang importante ngayon ay safe ka, di ba? Buhay. Buhay na buhay, Mar. Yes po. Nagsisensus ka pa rin ngayon? Pupunta ka pa rin ba sa mga isla-isla? Ay, hindi po. Hindi na po. Ay, hindi na. Sige. Mag-ingat ka palagi, Mar. Ha? Sabi may chismis sa amin, Mar. Thank you very much, Warren, Suzanne, and Mar. Thank you. Kaya mag-ingat lagi, mga Dabar Cats. Uy, ikaw, may 30,000 ka pa. Sinuwerte siya. Swerte mo. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan, 30,000 mo. Iuwi mo na yan, Zia. Thank you. Congratulations. At maraming salamat sa mga nakasama nating nagbahagi ng kanilang mga kwento. Mag-iingat po kayo, parate. Mag-iingat. Sa bawat unexpected happening, may kwento ng katatagan at milagro. Basta ang tandaan, bawal ang sumuko kasi minsan ang buhay mismo ang nagsasabi na laban, laban lang. Bukas, maraming sorpresa. Bagong single ng Singing Queens, So Baby. Bagong E-Best Scholars. At dito si NMI Rewind sayawan kasama ang Street Boys. At magkalaban ulit tayo bukas. May Itbulaga Olympics pa. Plus more! Kaya mag-ingat, huwag pupunta ng clowns. Uy, pupunta kayo ng clowns para maiwas disgrasya. 11:25 pa lang ho, sama-sama tayo dito sa Itbulaga!